ang headlines noon. History ngayon dahil bilog ang balita. Anong atin dyan, Pops Lord? Habol tayo, Independence Day, Pops. Dapat araw-araw malaya tayo. Kahapon ang 124th na anibersaryo ng deklarasyon ng independensya ng Pilipinas. Pero itong ilang mga bagay na dapat nating malaman. No June 12, 1898, hindi pangulo kundi diktador ang formal na titulo ni Aguinaldo na pinuno ng gobyernong diktadoryal. Napalitan lang ito ng gobyernong revolusyonaryo noong June 23 ng parehong taon. Sa deklarasyon, pinasalamatan pa ang Estados Unidos at tinawag pa itong makapangyarihan at makatao. At nakasulat pa na ang mga kulay nating ng ating watawat na blue, red at white ay isang pagpupugay sa kabaitan ng Amerika. Hindi nila alam, sunod na taon, gigirahin tayo ng mga kano. And speaking of mga kano, mula 1946 hanggang 1962, ipinagdiriwang natin ang Independence Day sa petsang July 4. Kapareho lang ng sa US. Si President Diosdado Macapagalang ang nagbalik dito sa original na June 12 at ang July 4 ay naging Phil M. Friendship Day na lang. Fast forward sa kasalukuyan, kung noong July 4, 1946, sa Luneta ginanap ang pagpalit ng lipad ng bandila ng US at Pilipinas. Kahapon sa Luneta, first time na manguna ni Duterte ng seremonyas. Ito na rin ang kanyang pinakahuli. Si Pangulong Duterte lang ang Philippine President na hindi nagkaroon ng official state visit sa Estados Unidos mula pa noong panahon ng unang Macapagal. Mabuti na lang at ang papalit sa kanya, kahit na may kaso sa Amerika, dahil may immunity, papayagan naman pala. At yan ang headlines sa On History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Pops J, Happy Monday. Maraming salamat, Pops Lord. Happy Monday.